Okay, so alam naman natin ang mga nangyayari ngayon, di ba? Marami tayong mga kababayan na nasalanta. Ikaw, kung napapanood mo tong video na to ngayon, baka hindi ka kasing apektado nila, no? So, magpasalamat tayo. Pero, I'm sure sumagi na rin sa isip mo na paano ka ba makakatulong, ganyan. Pinakamadali is mag-donate ka, ganyan. Marami ng mga efforts ngayon na nagkakalap ng funds and nire-redistribute nila. Pero, I understand din na iba sa atin, medyo alangan pagka siyang binibigay. So, minsan, ang gusto natin mangyari is tumulong in kind. Like, magbibigay talaga ng pagkain. Alam mo yung mga nakikita natin sa Facebook, yung mga nagbibigay ng pasopas, palugaw, simpleng pakain lang. Pero hindi ka sigurado kung paano gumawa, alam mo yun, paano sisimulan, magkano ba gagastusin. So ngayon, susubukan natin gumawa ng lugaw at sopas. Alam mo yun, kahit paano makatulong tayo sa mga kababayan natin na nasalanta. Mabilisan lang to. Wala na ng edit-edit to. Kaya Jerome, wala kang sweldo ngayon. Ang gagawin natin ngayon ay sopas at lugaw. Meron tayo ditong kalahating kilong makaroni. Hindi ko rin alam kung gano'ng karaming portion na magagawa nito. Kaya nga tayo nandito. Kasi subukan natin. Bibigyan ko rin pala kayo ng costing bandang huli. Simula siyempre muna tayo dito sa lugaw. Mas matagal kasing lutuin ito. Meron tayo dito normal na bigas at malagkit na bigas. Tig 250 grams. So meron tayo dito total na half kilo na bigas. Tingnan natin kung gano'ng karaming lugaw ang pwede natin gawin dito. Magsisimula tayo sa normal na mantika. Hindi muna tayo mag-chicken oil ngayon. Maglalagay tayo ng roughly 50 grams ng garlic. Isa lang natin. Hanggang medyo mag-brown. Huwag masyadong brown. Saktong brown. Next is sibuyas. Roughly 150 grams. Next is luya. Mga 200 grams. Next is luyang dilaw or turmeric. Optional lang naman yan. Pangkulay lang naman to halos eh. Pwede kayo huwag maglagay niyan. Pwede rin kayo maglagay ng achuete, pero I mean, may luya na tayo din. Ang natin luya dilaw. Ngayon, pwede natin ilagay ang bigas natin. Magsimula tayo sa malagkit. 250 grams ng malagkit. 250 grams ng normal na bigas. May nakalimutan pala tayo ng konti. Ilang pirasong dahon ng laurel lang. Ngayon, pwede natin lagyan ng tubig. O at this point, kumukulo na ang tubig natin. Pero hilaw na hilaw pa yung bigas natin. Aalagaan nyo lang siya ng halo kasi baka manikit sa ilalim. Tapos dagdag lang kayo ng dagdag ng tubig as we go. Ngayon, as for the pampalasa, usually kasi pag mga lugaw-lugaw na ganyan, ang ginagamit talaga dyan is buto. Medyo gusto nating marami mapakain, so pangit mang pakinggan, medyo maghahanap tayo ng lower cost alternative. Diba? Ito na pili namin. Wala naman kasi talagang masamang gumamit nito. Maglagay lang tayo ng cubes. Pili ka na kung anong flavor gusto mo. Chicken ata ito eh. Oo, chicken. As needed lang, as needed. Pwede rin naman kayo magdagdag sa huli. Baka nakabahan kayo, umalat, diba? And isa pa, patis, of course. Okay lang, huwag kayo ma-pressure. May tulong lang yan. Sa tansya ko, aabutin ito ng more or less. At kalahati hanggang 2 oras para ma-reach niya yung maximum na lapot niya. Pwede natin simulan na ating sopas. Ito, mas mabilis ito. Again, sa kaldero mo, mantika. Normal na mantika lang, men. Pag uminit ng tulo yan, bawang, around 50 grams din. And sibuyas, around 100 grams. Lutuin nyo lang to for, siguro, 1-2 minuto. Ayaw nyo mag-brown, wag yung pagbabrown. Siguro, wala pa nakikita ang brown na sopas. Sabi ko, wag magbabrown, pero nag-brown na, no? Ayan, lagayin yung macaroni nyo. Tubig. So, parang lugaw din siya, in the sense na nalagyan mo lang siya ng tubig, habang ina-absorb siya nung ating carbohydrate of choice and dito, pasta. Ang timpla niya, halos ganun din, di dinagkakalayo. Hanap tayo ng ating murang bouillon cubes, chicken cubes. Ayan natin dyan. Of course, patis. At this point, technically, luto na yan. Okay na yan. Pero kasi, ang sopas na gagawin natin, medyo i-overcook natin ng konti. Actually, personal preference ko yun. Pero at the same time, kailangan din natin yun nga. Batakin ang budget natin. Lulutuin pa natin to hanggang mas maluto pa siya, mag-release ng starch and mapalapot pa ang sarsa natin. Ito na ang lagay ng lugaw natin. Nagputo ka na yung bigas natin, pero kung makikita nyo, medyo malabnaw pa siya. May i-release pang starch yan, lalapot pa yan. So, lutuin pa natin, alagaan natin ang halo, kayurin yung ilalim, para hindi masunog. Properly overcooked na ang ating macaroni. Pwede natin ilagay ang mga gulay natin. Meron lang tayo ditong carrots, roughly 100 grams. Repolyo, nasa 500 grams siguro to. Lutuin lang natin.
Lagyan natin ang pinakamurang hotdog na mabibili mo. Ano lang yan, 3 pirasong jumbo, nasa 8 pesos isa. Okay, so pag lumapot na uli siya, malambot na yung gulay, yan ang hotdog natin, pumutla na at napunta na ang kulay sa sabaw. Pwede natin patayin, maglagay kayo ng evap. Ito optional na lang to. Medyo mataas din ang cost nito, so nasa sa inyo na yan kung lalagyan nyo. Lagyan natin mga 1/4 ng lata. Sopas, pare. Tapos, adjust nyo na lang, timpla, patis. Kung maglalagay kayo ng paminta, pwede nyo yung lagyan. Pero again, nasa sa inyo na yan. At ang lugaw natin, ayan o, okay-okay na rin siya. Hindi na humihiwala yung bigas dun sa pinaka sabaw. Pwede nyo pang kulayan to, pwede nyo pang lagyan ng luyang dilaw. Chapin nyo lang ng konti, ihabol nyo, walang problema yon. Ang timpla, pwede nyo pang lagyan ng cubes, pwede nyo pang lagyan ng patis. Nasa sa inyo na yan, alat na lang naman yan. Para makompute natin ang costing, kailangan meron tayong yield. Meaning, kung gaano karami ba talaga to. Hindi natin tatansyahin. Meron kami ditong ladle, pansalok ng sabaw, na 250 ml ang capacity. Sasalukin namin to, kung ilan ang salok, itatimes lang namin sa 250 and makukuha na natin ang yield natin. Taka na, di tayo pwede mawala sa bilang ha, uli tayo nito, gago. 1, 2, 4. Gago, 3. 3 pa lang ba? 3. 4. Hindi na pala natin kailangan i-times kasi ito mismong 250 ml lang. Ito na yung serving. Mm. Diba? So kung ilan yun naman basta salo, yun ang serving natin. 24 yun kanina o. 25. So ito na ang ating lugaw. Tipo natin. Sarap. Parang lugaw sa palengke. Alam mo yan. Ating sopas. Gusto ko to. Parang sopas yun sa palengke. So ngayon, gawa tayo ng mabilisang costing lang. Okay, sa lugaw, mga ingredients natin dun ay yung bigas. Ang kilo ng bigas na binili namin ay 46 times 0.25. Kasi 250 grams lang ang ginamit namin. Pero nga ako ng cellphone mga calculator. 11.5. Next is malagkit. 91 kilo times 0.25 din. Kasi 250 grams ang ginamit namin. 22.5. Ang sumunod na ginamit namin ay... Busog ako ha. Sibuyas, 100 times 100 grams times 0.1 equals 10 pesos. Sa bawang, 100 din per kilo times 0.05 equals 5 piso lang. Sa 50 grams na yun kung tama pagkakaalala ko eh. Ang next is luya, 160 times 0.2 equals kasi 200 grams ang ginamit natin. 32. Ano pa pa ginamit natin? Yung cubes. Malip mapata, 4 lang isa, 4.1. 4.1 times ang nagamit natin doon ay 6. 24.6. Tapos patis. Kung ang isang bote ay gatong harap. Siguro maglagay na lang tayo ng 10 pesos sa patis. Dahon ng laurel. Lagay natin 2 piso. Ay, yung luyang dilaw pa. 81 kilo. Times nasa, lagay natin 50 grams. Yung nagamit natin. Times 0.05. 4 pesos. Okay. So, i-add natin ngayon lahat to. So, that's 121.6 pesos. So, kung i-divide natin yan, ilan yung portion na nakuha natin? 30. Ang lalabas dyan ay 4.05 pesos per person. Kung ingredients sa pag-uusapan, gagastos ka lang ng 4 pesos per tao makakapagpakain ka ng lugaw. Of course, meron niyang gas. Naiintindihan ko yon. Kung malaking operations, baka kumuha ka ng labor. Sa mga gantong pagkakataon kasi, marami naman tayong makukuha ng volunteers eh. Siguro naman yung gas, hindi mo nasisingilin, no? Hindi naman to negosyo, tulong naman to eh. Ganun lang kamura magpakain ng lugaw. 4 pesos lang. Pero isa pang pinakamahalagang bagay dyan is yung utensils na gagamitin niya. Kasi etong lugaw itself, medyo mura. Pero yung utensils na gagamitin, depende sa material na pipiliin mo, dun medyo tataas yung presyo niyan. Diba? And it's essence yan. 4 pesos lang magpakain ng lugaw para sa isang tao. Subukan naman natin yung sa sopas. Yung macaroni natin, 52 per kilo times 0.5, that's magkano yan? 26, tama? 26. Yung macaroni na yan, kaya mure, yan yung kinikilo sa palengke, hindi na yun yung nakapak sa grocery. Sibuyas natin, 100 times 0.1, kasi 100 grams ang ginamit natin, equals 10. Yung bawang, ganun din, 100 times 0.05, kasi 50 grams ang ginamit natin, so that's 5 pesos. Next is yung hotdog. That's 8 pesos per piece, times, ilang ginamit natin? 3. 8 times 3, that's 24. Galing ni Ian, very good. 24. Yung cubes, 4 times 4.1, that's 16.4. Patis, naging natin na 5 pesos, 10 pesos, okay na siguro yun. Sobra-sobra pa yun. Next is repolyo, 70 per kilo times 0.5. 500 grams equals 35. Tapos, carrots, 100 per kilo times 150 grams equals 15 pesos. Evap, kani iba? 55? 55 times 0.25 kasi nasa 1/4 na lata yung ginamit namin. Pagkano gusto yung tipik yung calculator mo, gago. 13.75. Total, 155.15
Ilang portion na nakuha natin? 20. So, ang lumalabas ay 7.75. 7.75 pesos ang gagastusin mo para sa isang serving ng sopas. 7.75 tapos yung isa, ano? 4.05. Parang di naman mabigat sa bulsa yun eh. Subukan mo. Compute natin. Kung magpapakain ka ng ano, 300 na katao. Oh, that's just 1,200, pare. Nakapagpakain ka ng 300 na katao ng lugaw. I mean, so sa halagang 4 pesos, no, makakapag-provide ka na ng decente na lugaw. This is not the best by any means. Pero syempre, ang hinahabol natin is makapag-provide ng, alam mo yun, temporary comfort sa mga taong nasalanta, di ba? I mean, lugaw lang yan eh. Hindi naman yan babaguhin ang buhay nila eh. Pero at the same time, kahit sa 3 to 5 minutes sa paghihigop nila ng mainit na lugaw mo, hindi nila maiisip yun eh. Diba? Ba't di natin gawin, diba? So, wala sabihin na hindi ito ang klase ng costing na ginagawa dapat sa business, no? Ibang usapan yun. Ito, rough costing lang to. Ang goal nitong video na to is just to give an idea doon sa mga taong gustong tumulong pero hindi alam kung saan magsisimula. No? 4 pesos lang kailangan mo, men. Layo na mararating.